Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, May 15, 2024. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, dalawang weather system na ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Una na riyan ay itong shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin na nakakaapekto sa may eastern section ng Luzon. Dahil dito, asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Habang easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama na ang Metro Manila. Kaya naman, asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Magandang balita naman dahil sa ngayon ayon sa pag-asa ay walang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules dito sa Luzon, dahil sa epekto nitong shear line, asahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Aurora, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Kaya naman sa mga kababayan natin na makakaranas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pagulan ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o paghuho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Para naman sa Visayas at Mindanao, asahan rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Paalala lang, kapag merong severe thunderstorms, posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya naman pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating maingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan nating maglalayag dahil kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan natin yung posibleng paglakas ng hangin at kaakibat nito yung posibleng pagtaas ng mga alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe, everyone!